nagagalit ka? Bakit? Ito nga. Na, actually, nagkakatawanan lang kami kasi parang dalawa lang yung nominees. Tapos parang nung... Kasi alam ko naman na hindi ako mananalo eh. Alam ko naman yon. Bakit may ganun pang feeling? Dahil alam bakit ko talaga. Naman? So, parang pag ano, natawa lang ako na dalawa lang yung nominees. Tapos biglang, sabi ko, ay, mag-isa lang akong talo. Wala ko lang. Sabi ko, wala akong co-loser. Tapos nagtatawanan lang kaming lahat. Pero para seryosohin siya, I don't think kaya ko. Hindi yata ako pinalaking ganun. Oo naman. No. Pero, kamusta? Napanood mo rin ba yung pelikula ng Angelica? China na. Magaling naman yung si Angelica. So, wala namang issue talaga. Natawa lang ako sa konsepto na dalawa lang tayong magkalabas. Isa lang yung talo. Parang wala kang karamat. Parang, it's okay to myself, ano? Pero did you congratulate si Angelica? Hindi ko siya nakita kasi dahil pagkano hinatak na ako palabas dahil tawa nga kami ng tawa. Sino mga kasama mo? Si Meryl. Tsaka hindi naman ako naupo buong time sa theater dahil bilang presenter ako, nasa lingkod kami. So nung ina-announce yung winner, nakatayo na ako sa dorm mismo. Ganun lang. So hindi man ako naupo ever. So walang reason para tumayo ako tsaka umalis. Pero kapado ka ba? Spirit naman yan. Kabado ka that time? Hindi. As in, alam ko talaga. As in, 100% alam ko. Hindi ako. Ang hindi ko alam, na dalawa lang kami. Doon ako na-shock yung, Diyos ko, give me a chance naman. Hindi nyo ba binigyan ng special award? Kaping-api naman ako doon sa shortlisted. Shortlisted. Pero hindi siya issue talaga sa akin. Hindi, tsaka diba, before mas saurian, you stayed, kahit hindi ka pala, hindi ka naman nananalo rin. Hindi, tsaka hindi naman ako, never ako pupunta para manalo, yung nag-expect na manalo. Pupunta ako to support our film. Oh, yun lang yung dahilan kung bakit ako nandun. Siyempre, team kami, no? Yun lang naman. Pero as in, sinasabi ko, guys, parang kayo umasa dyan. Just die. Ikaw na nag-play ng musicals. Asa mo idea? O yung music. Ang galing mo daw, sabi ni Sanjo. May bago ka ng ano ngayon? Career ba to? Well, actually, hindi naman. Parang ano lang siya. Parang ginagawa mo lang pag bored ka. So, essence, gumawa ako ng album last year. Kasi mga co-producers ko, apat kami. So, parang gawa tayo ng scoring team. Tapos yung nagbibiro ako kay Direk Adult ng ginagawa namin yung Mother Dolorosa. Ako mag-scoring nito ah. Sabi niya, gusto mo sa'yo na yung Death March? Hindi nga. Kasi yun, seryoso pala siya talaga. And okay din kasi since napaka-experimental ng film, meron kaming space na maging experimental din at yun nga yung nangyari, yung pwede ka talagang maglaro. Yun. Ibig sabihin ba yan tuloy-tuloy na yung pag-score mo ng mga movies? Baby, kung may kukuha naman sa akin, no? Bakit naman hindi, di ba? Pero masaya siyang gawin. Isa siyang bagay na sin masaya ako na ginagawa siya. Kasi wala nag-uutos sa akin kung anong gagawin ko eh. Diba? Basta nagiging suki ka na ng indie film, no? Ikaw ba, wala ka bang plano na ikaw rin mag-produce ng... Meron, syempre, someday. Tsaka magkaroon ng sarili kong award. Giving ba? Charot. Anong next project mo, Alessandra? TV muna ako ngayon. Meron ako mga naka-line up na films. Pero so far, parang walang natutuloy. Pero nakasign ako ng contract. Dapat September next start. Pero wala. TV, ano? Yung magkano ba akong ibig? Yung with heart. Hapon yun sa GMA. Hindi paano yun? Ongoing pa rin yun? Yes, yes. Hanggang web pa kami. So, pwede yung March na ako mag-start yung mga bagong movie para hindi kamalito yung utak ko. So, yung TV ka muna hanggang end of the year? Kung hindi natutuloy yung mga movies. Ano yung... Pero pinapahaba ko yung hair ko para dun eh. So, anong project? Ayoko lang muna sabihin. Kalit yung like process mo, yung pag-prepare mo ng musicals ko. Ano yung process? Ano yung naging process mo? Wala lang. Inintindi lang namin, syempre yung ginagawa namin, kasi yun ang pinaka-importante. Iba kasi minsan, gawa lang ng gawa. Hindi nila naiintindihan. So, piniil muna namin yung atmosphere. And then, para naglaro kami sa, of course, Japanese instruments. I mean, umami namin namin. Post-rock, ambient, mga ganun lang. Drone-drone lang. Yun yung kasi gusto ni Direk eh. Parang sabi niya, parang, gusto ko parang lumang film na medyo muffled lang lahat. So, parang, okay, sige. Maglaro natin yan. Masaya naman. Ang Japanese instrument? Yung mga photo chords lang naman. Ano lang naman, effect lang naman yun. Pero anong background, Alessandra, sa music? You play different musical instruments? Play as in play, hindi. Marunong akong
kumapa, like keyboard, yung mga ganyan, konting guitar. Pero nag-start lang kasi ako para mga 5 years ago lang. Mas wala namang musician sa family namin. Ganun. Pero in-explore ko talaga siya kasi gusto ko talaga siyang gawin eh. Hindi ka ba kinabahan na siya yung pinagkatiwala yung scoring ng Detmar? Which is maririnig din sa ibang bansa. Dapat sila yung kinabahan. Ito ang ganda ha. Parang very true. Parang ano siya. Actually, mas pang abroad nga daw yung touch niya. Eh bilang pinalabas naman muna siya sa Cannes. Oo, international eh. Ano ba yung gamit mo yun? Ano ginamit mo? It's like, kumakit ang guitar. Although hindi ako nag-create. Apat nga kasi kami, diba? So, yung ako, keyboard lang ako. So, it's lang. First mo yun, Angela? Tsaka yung vocals, ako yun. Ay, ikaw yun. Oo. First mo yun? First. Congrats! Thank you. Bilang actress, mahusay. Bilang musical score. Thank you.